Magandang araw sa ating lahat at welcome pong muli sa ating munting channel. Ngayon ay pag-aaralan natin kung paano natin mababago ang ating pag-iisip. Importante ito dahil sa parang ito ay maintindihan natin kung saan tayo pumapanig, either sa Kingdom of God or sa Kingdom of Satan. Una sa lahat ay dapat muna nating maintindihan kung anong tatlong bagay na bumubuo sa atin. Ang una ay ang ating physical na katawan, ikalawa ay ang kaluluwa, at ang pangatlo ay ang spirit natin. Yung physical na katawan na ito ay yung nakikita natin ngayon sa physical na mundo na nakikita ng physical na mata at pinapakain ng physical na fried chicken at kung ano-ano pa. Ang ikatlo naman ay ang ating espiritu na original na nagmula sa Diyos. Nasusulat sa Genesis chapter 2 verse 7, nilikha ng Panginoong Diyos ang tao mula sa lupa. Hiningahan niya sa ilong ang tao ng hiningang nagbibigay buhay, kaya ang tao ay naging buhay na nilalang. Kung basahin natin sa English sa NLT ay ganito, "Then the Lord God formed the man from the dust of the ground. He breathed the breath of life into the man's nostrils, and the man became a living person." Dito ay pinapaliwanag ang pinagkaiba ng physical na katawan at ng espiritu. Yung physical na katawan ay nagmula sa lupa na siya ring babalik sa lupa kapag namatay ang isang tao. Samantalang yung espiritu naman ay galing sa Diyos. Ito yung breath na sinasabi dito na nagbigay ng buhay sa physical na katawan at babalik din ito sa Diyos kapag namatay ang isang tao. Nasusulat sa Ecclesiastes chapter 12 verse 7. Kung magkagayon, babalik ka sa lupa kung saan ka nagmula at ang espiritu mo'y babalik sa Diyos na siyang nagbigay nito. So maliwanag na totoong ang lahat ay babalik sa kanilang pinagmulan. Ang katawang lupa ay babalik sa lupa at ang espiritu ay babalik sa Diyos. Pero mas pagtuunan natin ng pansin ang ikalawang bumubuo sa atin. Ito ang ating kaluluwa. Ang ating kaluluwa ay nabuo mula nang mahipan tayo ng hininga ng Diyos o ng breath of life. Mula nang pumasok ito sa ating physical na katawan ay nabuo ang kaluluwa. Ang ating kaluluwa ang nakakaramdam ng ating mga emosyon at ito rin ang nag-iisip para sa atin. Ito yung nakakaramdam ng nararamdaman ng ating physical na katawan. Kailangan daw natin na pabaguhin ang ating kaluluwa dahil ito nga ang bumubuo ng desisyon natin. Sa ibang paliwanag ay, kailangan nating pabaguhin ang ating pananaw base na rin sa desisyon ng ating kaluluwa. Ang kaluluwa ang pumapagit na sa una at pangatlong bumubuo sa atin, ang ating katawang pisikal na nagmula sa lupa at ang katawang espiritual na nagmula sa Diyos. Ang kaluluwa natin ang bumubuo ng desisyon base na rin sa kung ano ang mas nakakalamang sa dalawang ito, ang pisikal na katawan laban sa espiritual na katawan. Ang kaluluwa ang pinagmumulan ng desisyon natin, pero ang pinagkukunan o pinagbabasehan naman nito kung paano ito gagawa ng desisyon ay mula sa either physical na katawan o mula sa espiritu na mula sa Diyos. Nasusulat sa Romans chapter 8 verse 5, "Sapagkat ang mga taong namumuhay ayon sa kanilang makasalanang pagkatao ay walang ibang iniisip kundi ang nais ng kanilang pagkatao. Pero ang tao namang namumuhay ayon sa banal na espiritu ay walang ibang iniisip kundi ang nais ng banal na espiritu." Dito ay pinapaliwanag ang pinagkaiba ng mga taong mas nakabase ang kanilang kaluluwa sa physical na katawan laban sa mga taong nakabase ang kanilang kaluluwa sa Holy Spirit o sa Espiritu ng Diyos. Kapag sa isang tao ay mas malakas ang hatak ng makamundong pagnanasa ay mas nakakagawa ito ng mga bagay na kontra sa kagustuhan ng Holy Spirit. Dapat nating maintindihan na ang Holy Spirit ng Diyos na ihinihip ng Diyos sa tao ay kontra sa mga kasalanan na nais ng physical na katawan dahil sa dulot ng Diablo. Dito natin i-relate yung labanan ng ating sinful nature at divine nature. Ang totoo naman kasi ay hindi talaga makasalanan ang physical na katawan dahil noong nilikha naman ito ng Diyos at hinipan niya ng kanyang breath of life ay hindi naman agad na nagkasala sina Adan at Eva. Naging makasalanan lang ang physical na katawan mula nang matapos kainin ni Adan at Eva ang pinagbabawal na prutas ng Tree of the Knowledge of Good and Evil. Nasusulat sa Genesis chapter 3 verse 7. Pagkatapos nilang kumain, nalaman nila kung ano ang mabuti at ang masama at napansin nila na hubad pala sila. Kaya pinagtagni-tagni nila ang mga dahon ng puno ng igos para ipantakip sa kanilang katawan. Pagkatapos nilang makain ng prutas ng talino ay nalaman na nila ang iba't ibang klase ng masasama dahil nga naging matalino na sila. Pero ito ay mas kumapit sa physical na katawan dahil nga hindi naman pwedeng makapitan ng kasalanan ng espiritu ng Diyos. Mula nang mangyari ito ay nagkaroon na ng labanan sa katawan ng isang tao. Either ang sundin ba niya ang espiritu ng Diyos na nasa kanya o sundin ba niya ang kagustuhan ng physical na katawan niya. Ito yung tug of war ng sinful nature o physical na katawan laban sa divine nature o Holy Spirit ng Diyos. Kahit yung kaluluwa natin na gumagawa ng desisyon ay namimili kung alin sa dalawa ang mas pagtutuunan niya ng pansin,
Pero karamihan sa atin ay mas malakas ang hatak ng physical na katawan. Nasusulat sa Galatians chapter 5 verses 19 to 21. Ang mga taong sumusunod sa ninanasan ng laman ay magkikilala sa gawa nila. Sexual na immoralidad, kalaswaan, kahalayan, pagsamba sa mga diyos-diyosan, pangkukulam, pagkapuot, pag-aaway-away, pagkasakim, pagkagalit, pagkawatak-watak, pagkakahati-hati, pagkaingit, paglalasing, pagkahilig sa kalayawan at iba pang kasamaan. Binabalaan ko kayo tulad ng ginawa ko na noon. Ang mga namumuhay ng ganito ay hindi mapapabilang sa kaharian ng Diyos. Dito ay sinasabi ang mga kagustuhan ng sinful nature natin. Dahil sa desire o sa pagnanasa ng pita ng ating mga laman ay ito naman ang sinusunod ng ating kaluluwa at gumagawa ito ng desisyon na inaaksyonan ng ating physical na katawan. Dito na natin ginagawa yung masarap na kasalanan katulad ng pagkain ng pinagbabawal na prutas ng Tree of Knowledge of Good and Evil. Dahil dito ay nababaliwala na ang presensya ng Santo Espiritu na nasa isang tao. Yung Holy Spirit na nagmula sa Diyos ay nahihirapan ng makontrol yung kaluluwa nating makagawa ng desisyon para naman sana sa ikabubuti ng divine nature natin. Halimbawa ay nakasanayan na ng isang tao na uminom ng alak, magparty at magkisiping sa iba't ibang lalaki o babae. Kapag ganito ng ganito ang nangyayari ay mas nabubuhay ang sinful nature ng taong iyon at namamatay naman ang divine nature nito. Kapag nawala o naging mahina na ang espiritu ng Diyos sa isang tao dahil nga sa pinag-uukulan nito ng pansin at interes ang pagnanasa ng laman ay madali na lang siyang inaatake ng espiritu ng Diablo. Nasusulat sa 1 Peter chapter 5 verse 8, "Humanda kayo at mag-ingat dahil ang kaaway ninyong si Satanas ay umaali-aligid na parang leyong umaatungal at naghahanap ng malalapa." Ito yung pag-atake at pag-control ng espiritu ng Diablo sa isang tao na nawawala ng presensya ng Santo Espiritu. Ang pagnanasa ng laman ay kagagawan ng Diablo in the beginning. Ito yung dulot ng pagkain ng pinagbabawal na prutas. Kumbaga ay natamnan ng virus ang katawan ng tao nang sa ganun ay madali na lang niya itong mapasok kapag nawala ng presensya ng Santo Espiritu. Yung tinatanong ng iba na paano magtatampo yung Holy Spirit? Ito na po ang sagot. Magtatampo at mawawala sa isang tao ang Santo Espiritu kapag mas pinagtutuunan natin ng priority ang ating sinful nature. Nasusulat sa Matthew chapter 12 verses 31 to 32. Sinasabi ko sa inyo na ang lahat ng kasalanan, pati na ang paglapastangan sa Diyos ay mapapatawad. Ngunit ang paglapastangan sa banal na Espiritu ay hindi mapapatawad. Ang sinumang magsalita ng masama laban sa akin na anak ng tao ay mapapatawad. Ngunit ang sinumang magsalita ng masama laban sa banal na Espiritu ay hindi mapapatawad magpakailanman. Dito nga'y kinoconfirm ng Panginoong Hesukristo na kapag nawala ng Santo Espiritu sa buhay ng isang tao ay wala ng kapatawaran sa kanya at syempre, kapag walang kapatawaran ay hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. Ito yung nabasa natin kanina sa Galatians chapter 5 verse 21. Pagkaingit, paglalasing, pagkahilig sa kalayawan at iba pang kasalanan. Binabalaan ko kayo tulad ng ginawa ko na noon. Ang mga namumuhay ng ganito ay hindi mapapabilang sa kaharian ng Diyos. Ang dahilan kaya't pinalis si Adan at Eva sa Garden of Eden ay hindi dahil ayaw ng Diyos sa kanila, kundi ay dahil nakapasok na sa kanilang katawan ang sinful nature na bawal sa Kingdom of God. At hindi ito basta-bastang maaalis ng walang kabayaran sa kasalanan. Mas maintindihan natin ito mamaya kaya't tuloy lang kayo sa panonood. Kailangan din nating maintindihan na ang Kingdom of God ay kontra sa Kingdom of Satan. Subukan nyo ring panoorin ang videong ito mamaya tungkol sa kaharian ng Diyos para sa dagdag kaalaman ng kung paano tayo tatakas sa kaharian ng Diablo na malakas ang impluensya sa pagkontrol sa ating kaluluwa at sa ating physical na katawan. Kung mapapansin natin ay pawang mga masasama ang dulot ng physical na katawan, lahat ng ito ay mga gawaing ang kapalit ay kamatayan at sumpa o di naman kaya ay pagkatapon sa walang kamatayang apoy. Nasusulat sa James chapter 1 verse 15, "Kapag ang masiting pita ay naglihi, ito ay nanganganak ng kasalanan. Kung ang kasalanan ay naganap, ito ay nagbubunga ng kamatayan." Sino ba sa atin ang gustong mamatay? Hindi ba't wala? Lalo na't ang tinutukoy na kamatayan dito ay ang ikalawang kamatayan. Ito yung pagkatapon sa walang kamatayang apoy. Ito ay dapat nating iwasan. Ayaw nating mapasama sa mga taong mamamatay sa ikalawang kamatayan. Nasusulat sa Revelation chapter 21 verse 8, "Pero nakakatakot ang sasapitin ng mga duwag. Mga ayaw sumampalataya sa akin, marurumi ang gawain, mga mamamatay tao, mga immoral, mga mangkukulam, mga sumasamba sa Diyos-Diyosan, at lahat ng sinungaling.
Itatapon sila sa nagliliyab na lawang apoy at asupre na siyang ikalawang kamatayan. Dapat nating maintindihan na ang mga kasalanang ito ang dulot ng pagnanasa ng physical na laman o ng sinful nature. Ito ang dapat nating maiwasan dahil kapag ganito pa lang priority sa buhay ng isang tao ay kamatayan ang kanyang kasasadlakan. Pero ang tanong, paano naman natin ito maiiwasan o malalabanan? Iisa lang ang sagot, kaibigan. Ito ang nasusulat sa John chapter 14 verse 6. Sumagot si Jesus, "Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makakarating sa Ama kung hindi sa pamamagitan ko." Ang sagot ay ang the Word of God o ang Panginoong Hesukristo. Sa pagkapako ng Panginoong Hesukristo sa krus ay kasama niyang ipinako ang law of sin and death at law of curse, sicknesses and diseases sa krus. Ito yung mga parusa sa pagkain sa ipinagbabawal na prutas sa Garden of Eden. Nasusulat sa Colossians chapter 1 verses 19-23. Sapagkat minabuti ng Diyos nang pagka-Diyos niya ay manahan ng lubos kay Kristo. At sa pamamagitan ni Kristo, ipagkakasundo sa Kanya ang lahat ng nilikha sa langit at sa mundo. Ginawa niya ito sa pamamagitan ng dugo ni Kristo sa krus. Noong una ay naging malayo kayo sa Diyos at naging kaaway niya dahil sa kasamaan ng inyong pag-iisip at mga gawa. Pero ngayon, ibinalik na niya kayo sa Kanyang sarili sa pamamagitan ng kamatayan ng katawang tao ni Kristo. Kaya maiharap na kayo sa Kanya na banal, malinis at walang kapintasan. Pero kailangan ninyong manatiling tapat at matatag sa pananampalataya at huwag hayaang mawalang pag-asang dulot ng magandang balita na narinig ninyo. Ang magandang balita na ito ay ipinahayag na sa buong mundo at akong si Pablo ay naging lingkod nito. Dito nga'y pinapaliwanag ni Apostle Paul na kailangan nating manampalataya sa pagsakripisyo ng Panginoong Hesukristo sa krus. Sinasabi din ditong noong una ay malayo tayo sa Diyos dahil nga sa kasalanan. Ngunit inilapit na tayo ng Panginoong Hesukristo sa Diyos sa pamamagitan ng kanyang dugo. Kapag namuhay ang isang tao sa utos ni Kristo ay mapapawalang bisa sa kanya ang mga kautusan ng kamatayan at mga sumpa. Para sa mas dagdag kaalaman tungkol sa kahalagahan ng dugo ng Panginoong Hesukristo ay panoorin nyo rin ang video ito. Ilalagay ko rin ang link sa baba. Ngayon ang tanong, paano natin maikokonek ang ating pananampalataya sa Panginoong Hesukristo sa pagtalo sa sinful nature ng ating katawan? Nasusulat sa Galatians chapter 3 verses 13-14. Ngunit hindi natin masunod ang lahat ng iniuutos ng kautusan, kaya sinumpa tayo ng Diyos. Pero ngayon, tinubos na tayo ni Kristo sa sumpang ito. Sinumpa siya alang-alang sa atin. Dahil sinasabi sa kasulatan, isinumpa ang sinumang binitay sa puno. Ginawa ito ng Diyos para ang pagpapalang ibinigay niya kay Abraham ay matanggap din ng mga hindi-Hudyo sa pamamagitan ni Kristo Jesus at para matanggap natin ang ipinangakong Espiritu sa pamamagitan ng pananampalataya. Sinasabi sa tekstong ito na sa pamamagitan ni Kristo Jesus ay matatanggap natin ang ipinangakong Espiritu sa pamamagitan ng pananampalataya. Yung Espiritu na sinasabi dito ay wala ding iba kundi ang Santo Espiritu. Matapos magtagumpay ang Panginoong Hesukristo sa pagkapako sa krus ay may iniwan siyang pangako sa kanyang mga apostol na magiging gabay at kaagapay nila para malabanan ang kalaban sa mundong ito. Nasusulat ito sa John chapter 14 verses 15-17. Kung mahal niyo ako, susundin niyo ang aking mga utos at hihilingin ko sa Ama na bigyan niya kayo ng isang tagatulong na sasa inyo magpakailanman. Siya ang banal na espiritu na tagapagturo ng katotohanan. Hindi siya matanggap ng mga taong makamundo dahil hindi siya nakikita o nakikilala ng mga ito. Pero kilala niyo siya dahil kasama niyo siya at sasa inyo magpakailanman. Dito ay madali na lang nating maintindihan na hindi talaga matanggap at maintindihan ng mga taong mas priority ang udyok ng sinful nature ang banal na espiritu. Dahil nga, namamatay na o nawawala na sa kanila o nagtampo na ang Santo Espiritu na mula sa Diyos. Maintindihan natin na mula nang marinig ng mga apostol ang utos ni Kristo at ang kanyang mga bilin ay nagkaroon na sila ng idea kung ano ang Word of God. Ngunit nang magpunta sa kanilang tagagabay na nagmula sa Diyos na walang iba kundi ang Holy Spirit ay naging malakas sila at makapangyarihan sa pamamagitan ng pagintindi at pagtanggap ng Word of God na wala ring iba kundi ang Panginoong Hesukristo ay nawalan ng bisang virus na dulot ng original sin o pagkain ng pinagbabawal na prutas. Sa pamamagitan ng utos ni Kristo ay nagkaroon ng daan ang Santo Espiritu para muling umalab ito sa katawan ng mga tao, lalo na yung mga naunang apostol.
The more daw na mine-meditate natin ang salita ng Diyos ay mas lalong naiintindihan natin ang ating divine nature at sa parang ito ay naiiwasan nating pagbigyan ng kagustuhan ng pisikal na laman o naitatakwil natin ang ating sinful nature. Sa parang ito ay nabubuhay, napapalakas at nakakapag-manifest ang Santo Espiritu sa atin at dito na kumukuha ang ating kaluluwa ng desisyon na ginagawa naman ng ating pisikal na katawan. Sa parang ito ay ang sinful nature naman ang namamatay at unti-unting nawawala sa atin. Kapag nagkaganon ay magagawa na natin ang nasusulat sa Galatians chapter 5 verses 22-23. Ngunit ito ang bungang makikita sa taong namumuhay sa kapangyarihan ng banal na espiritu: pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtitiis, kabutihan, kagandahang loob, katapatan, kahinahunan at pagpipigil sa sarili. Kung ganito ang pamumuhay natin, hindi natin malalabag ang mga utos ng Diyos. Dito ay sinasabing hindi malalabag ang utos ng Diyos. Ibig sabihin nito ay namumuhay na ang isang tao sa utos ni Kristo o sa law of Christ at sa parang ito ay makakapasok na siya sa kaharian ng Diyos. Pansinin natin na ang mga katangyang ito ay kabaliktaran ng mga bunga o gawain na dulot ng pita ng laman o ng sinful nature. Pawang ang mga ito ay mabubuting gawain na dulot ng Santo Espiritu. Ibig sabihin ay tagumpay na nabawi ng Santo Espiritu ang katawan ng isang tao kapag ganito ang nangyari. Ngayon ang tanong, ano ba kasing mangyayari kapag nagawa ng isang tao na talikuran ang kanyang sinful nature at magawang mabawi ang kanyang divine nature through Jesus Christ at Holy Spirit? Nasusulat sa John chapter 5 verse 24. Sinasabi ko sa inyo ang totoo, ang sumusunod sa aking mga salita at sumasampalataya sa nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan. Hindi na siya hahatulan sapagkat inilipat na nga siya sa buhay mula sa kamatayan. Maliwanag nga po sa verse na ito ang kasagutan sa tanong na bakit kailangan nating tanggapin at isabuhay ang law of Christ. Pinapaliwanag dito na mula sa kamatayan ay nailipat na tayo sa buhay na walang hanggan. So mula sa sinful nature na ang makamundong pagnanasa lang ang alam ay may lilipat tayo sa divine nature na maliligtas at may walang hanggang buhay. Of course, ito ay mangyayari sa pagtanggap natin sa Panginoong Hesukristo bilang ating tagapagligtas dahil walang ibang daan sa kaligtasan kundi ang Panginoong Hesukristo lamang tulad ng nasusulat sa John chapter 3 verse 36. Ang sumasampalataya sa anak ng Diyos ay may buhay na walang hanggan. Ngunit ang hindi sumusunod sa kanya ay hindi magkakaroon ng buhay na walang hanggan kundi mananatili sa kanya ang galit ng Diyos. Ganito makapangyarihan ang Word of God. Kayang-kaya nitong pasukin maging ang nakatago sa pinakaloob-loob ng isang tao. Ito yung nasusulat sa Hebrews chapter 4 verse 12. Sapagkat buhay at mabisa ang salita ng Diyos at higit na matalas kaysa sa alinmang espadang magkabilang talim. Tumatagos ito hanggang kaluluwa at espiritu at hanggang sa kasukasuan at sa kaloob-looban ng buto. Nalalaman nito ang pinakamalalim na iniisip at hinahangad ng tao. Sa pakikinig at pagbabasa natin ng Word of God ay nagagawa nitong buhayin ang original na breath of life na ibinigay sa atin ng Diyos nung hinipan niya si Adan ng kanyang Santo Espiritu. Kapag nabuhay ito ay natatakan na tayo ng tatak ng Diyos. Ito ang tatak ng mga taong maliligtas. Nasusulat sa 2 Corinthians chapter 1 verse 22, tinatakan niya tayo bilang tanda na tayo'y nasa kanya. Ginawa niya ito sa pamamagitan ng paglalagay ng banal na espiritu sa ating mga puso. Ang banal na espiritu ang nagsisilbing garantiya na matatanggap natin ang kanyang mga ipinangako. Dito ay pinapaliwanag na ang tatak talaga ng isang tao para maligtas ay ang Santo Espiritu. Kahit kung nabuhay sa iyong pagkatao ang dating Holy Spirit na nasa iyo ay may tatak ka na ng Diyos at kasama ka sa maliligtas. Hindi ito dahil napasama ka sa isang relihiyon na grupo, kundi ay dahil dati na itong nasa iyo, kaso nga lang ay muling nabuhay dahil sa pagtanggap mo sa Panginoong Hesukristo. Ulitin natin na mahalaga talagang mabuhay sa atin ang Santo Espiritu dahil ito ang tatak ng ating kaligtasan. At ulitin din natin na mabubuhay lang ito kung isa sa buhay natin ang utos ni Kristo o yung buhay ni Kristo. Tularan daw natin yung buhay ni Kristo na iniwan niya ang pita ng laman at namuhay siya sa guidance ng Santo Espiritu noong siya'y naging tao mahigit 2,000 years ago. Nasusulat naman sa Romans chapter 7 verses 15-16. Ito ay sapagkat ang ginagawa ko ay hindi ko nauunawaan sapagkat ang hindi ko nais gawin ay siya kong ginagawa. Ang kinapupuutan ko ang siya kong ginagawa. Ngunit kung ang hindi ko nais ang siyang ginagawa ko, sumasang-ayon ako na ang kautusan ay mabuti. Ito naman yung mga tekstong sinulat ni Paul mula nang maintindihan na niya ang salita ng Diyos at ang Holy Spirit na nasa kanya. Dito ay pinapaliwanag niya na nagbago na siya mula sa dati niyang kasiyahan sa pita ng laman
ay naging kinainisan niya at ang nabuhay sa kanya ay ang Santo Espiritu at salita ng Diyos at mula noon ay isinabuhay na niya ang utos ni Kristo. Ngayon ang tanong para sa ating lahat, nagagawa na ba nating malabanan ang ating sinful nature o makamundong pagnanasa at naisasabuhay na ba natin ang utos ni Kristo o hindi pa? Ikaw lang ang makakasagot nito, kaibigan. Sana ay may natutunan tayong lahat sa video ito at maraming salamat po sa inyong panonood at God bless sa ating lahat.